tubig. Nasa ano yan, talagang that is our recommendation. Kadalasan po yan pag madadating sa amin, ang unang-unang sasabihin namin, take 3 to 4 liters of fluids per day. So ilang glasses yun? Dati, ano po yan, 12 to 16. Wow. 12 to 16 glasses. Luma na yung at least 8 to 9 glasses. Oo. Kasi po, para maka-achieve tayo ng mga 2 liters of fluids na ihi. Para po yung tuloy-tuloy pag-flush out natin. Kasi pag naipon po yan, para pong kanal yan eh, di ba? Ang kanal nagpo-form pag mabagal ang daloy. So basically, parang ganun din. Pero pag mabilis ang daloy, wala pong nafo-form na sediments or you're able to flush them out right away. Hindi na po yung naiipon at lalaki, tapos dun na. Eventually nga ho, yung iba hindi na magamot, na-o-opera na. Pero maganda rin ho, sa time nga natin ngayon, bago tayo humiwa ng ano, may mga laser tayo, may shockwave. So, meron tayong mga non-surgical, surgical ho, pero non-invasive. Pero hindi naman tatanggalin ang kidney mo kapag ganyan, may mababato ka sa bato. Oo, yan yung difference sa gallbladder stone. Gallbladder stone, kasi you take out the gallbladder. Oo, tatanggalin. Kasi ho, ang gallbladder naman ho, hindi siya ganun ka-essential sa buhay. Mm-hmm. So, pwedeng tanggalin yan. Sa kidney po, very vital po ang kidney natin. Mm-hmm. Although, there are certain instances mo na tinatanggal namin yung kidney. For example, yung bato po, sinira na yung kidney. At talagang sirang-sira na po, na alam namin pag tinanggal yung bato, wala na rin madudulot yung kidney at baka magka-problema pa eventually, we take out the whole kidney na together with the stone. Pero kami po, we try to save the kidney as much as possible. Kaya nga po, pagka, kahit maliit pa lang na bato yan, aggressive na kami. Yung approach namin is the same as kung may malaki or maliit. Hindi po porkit maliit, maliit pa yan, okay lang yan. Hindi ho namin pinapabayaan. Kasi ayaw namin aabot tayo sa punto na we take out the whole kidney. Kasi very vital po ang kidney natin. So, ano naman yung binanggit ko kanina, calcium stone? Ano naman yun? Yung calcium stone po, yun po yung type of stone naman. So yan po ang kadalasan na pinanggagalingan, yung salty food, tapos yung nga po yung soft drinks. Yung iba, akala nila, ay nako, hindi na ako iinom ng gatas kasi calcium eh. Pero dapat natin maisipin din na we need our daily requirements of calcium. Kasi pag kulang naman tayo ng calcium sa katawan, hindi ka nga nagkabato, pero osteoporosis naman ang kalaban mo. Kasi kukunin ng katawan mo yung calcium sa buto. So dapat may balance lang. Ay, yung soft drinks, may calcium ba yun? Oxalates po. Yung oxalate content po niya. Hindi ako tumitingin sa'yo. at hindi po porkit zero or diet, absuelto na tayo doon. Dadaya lang yun. Ang wala lang doon, sugar. Pero yung oxalate niya nandun pa. Actually, hindi lang po soft drinks eh. Carbonated drinks. So kahit po yung carbonated water lang. Yung basta anything na may carbonated, yan po, it contains oxalates. Eh, paano yung energy drinks? May oxalates din ba yun? I'm not really sure with yung mga energy boosters. Hindi ko po familiar yung components ng mga yung drink na yan. Eh. Oo.